mapalago pa natin yung ating page. So, meron po tayo ngayon dito na tampok sa inyo, no? Alam ko na siguro aware po kayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, patungkol po dito sa kay Ed Lapis. Ayan, so meron kasi, no, na mga lumalabas na mga videos, no, sa patungkol po dito kay Ed Lapis na ito. At, you know, may brothers and sisters. Sa gabing ito, itatampok po natin ang sagot po sa kanya, no, na isang mapagkakatiwalaan din, no, ating kapatid, patungkol po sa reliability, no, ng information at confirmation po kung tama ba ang kanyang mga pinagsasabi sa kanyang mga pahayag. Ito po, no. So, tingnan natin at panoorin at pakinggan po natin mabuti. Ito po ay kinuha, no, sa Veritas. Naging guest po dito kasi ang ating mentor, no, si Brother Dwayne Cartojano dito po sa response to Pastor Ed Lapis, no. Kasi merong issue dito regarding the Deuteronomy chapter 32 verse 8. So pakinggan po natin mabuti, mga kapatid, ha. Ito. Sa pag-aaral ng banal na kasulatan. So, bago ko po siya i-introduce, bibigyan ko muna ng background. Sino? Ito po, si Brother Marco Evangelista, no, ipapakilala na ang kanilang naging guest sa Veritas. Ito po itong panauhin natin, ano? Sino siya? Parang ganyan, eh, di ba? So, ang panauhin po natin, mga kapanalig, ay siya pong in charge ng apologetics ministry sa Archdiocese of Capiz, at ang nagbigay po ng approval sa kanya ay walang iba kundi ang ating mahal na Cardinal Jose Advincula, noong panahon na si Cardinal Advincula ang arsobispo ng Capiz. Ang ating pong panauhin ay professor din ng apologetics sa Santa Maria Mater et Regina Seminarium. Nagtuturo po sa seminaryo dyan sa Capiz. Siya po ay book author, sumulat din po ng aklat ng pananampalataya, at ito po ay tinawag na Audiam, Audiam. At ito pong librong ito, mga kapanalig, ay naging finalist po sa theology category ng nakalipas na 17 Cardinal Sin Catholic Book Awards. Ang ating bisita ay si Brother Dwayne Cartojano. Brother Dwayne, nariyan ka na ba? Hello, good afternoon everyone sa lahat po ng taga-subaybay ng programang Apologetica. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos sa ating pakikinig at panunood sa programang ito. Opo. At Brother Dwayne, baka may nakulang akong introduction sa iyo. Baka pwede magdagdag ka pa kung sino ba si Dwayne Cartojano. Eh, para po sa akin, marami pa po akong kailangang matutunan. At of course, natututo din po ako sa inyo. Para sa akin po ay kung ako ang magpapakilala ng aking sarili, ay kinukonsider ko pa rin po ang aking sarili na isang student. Opo, tama naman yan, kasi sabi nga daw ang pag-aaral, ang pakarunungan ay patuloy nating ini-earn sa pamamagitan ng mga pagsusuri. At Brother Dwayne, saan po ang exact location nyo ngayon? Nandito po ako ngayon sa chapel ng Kasak. Pagmamayari po ng Archdiocese. Kasama ko po dito si Brother Benny Dalida. Siya po yung nag-assist po sa akin dito with approval po ni Father Mark Granflor. At of course, ito po ay sinusuportahan din ng aming mahal na ubispo na si Monsignor Victor Bendigo. Si Bishop Bendigo ay galing ng Baguio, tama ba ako? Yes po, yes po. So, at from Baguio, Diocese of Baguio, pagdating sa apologetics. From Diocese of Baguio, si Bishop ay dyan napunta sa inyo, no? Sa Capiz. Yes. Pero taga-Capiz po siya, taga-Capiz po talaga siya. So ang kanyang origin ay Capiz. Yes po. Okay, salamat sa Diyos at nalagay si Bishop dyan pala. Mm-hmm. Hindi mahihirapang mag-adjust, lalo na sa lingwahe, no? Okay, speaking of lingwahe, Brother Dwayne, kaya kita inanyayahan at salamat po sa pagpapaunlak mo. Meron po ngayong isang, sabihin na nating preacher, pastor. Kaiba yun natin, hindi ko alam kung evangelical siya.
Hindi ko alam kung anong grupo siya, pero nung napakinggan ko yung kanyang video na lumalabas sa social media, ang deklarasyon ko, heretiko siya. Brother Dwayne, ito po yung tanong natin. Una, paano pong nasabi ni Pastor Ed Lapis na magkaiba si El Elyon, the Most High God, kay Yahweh? Pag binalikan natin ang kasaysayan, in the beginning of development of nations, the Most High God El Elyon gave and assigned the Israelites to Yahweh, who became the God of the Israelites. Iba si Elyon kay Yahweh. Yung video na sinera sa akin, at mali yung nag-share sa akin yan, ay hindi isang Catholic, kundi isang kaibigan from Evangelical. Kasi nga, para sa kanila, questionable na raw yung sinabi ni Pastor Ed Lapis. Ayun, yung ginamit ni Pastor Ed Lapis na Names of God Bible, mm-hmm, na isang translation, actually, medyo confused siya doon kasi unang-una, doon sa pinakadulo, bago siya nagtapos doon sa video na nakashare sa social media, binanggit niya yung Dead Sea Scrolls, no? Mm-mm. Na ayabol. Discovered the Dead Sea Scrolls. You've heard of the Dead Sea Scrolls? The Dead Sea Scrolls contained documents that were also part of the Jewish scriptures. But the Dead Sea Scrolls were older by about 1,000 years than the oldest known document at the time when it was discovered. So kung ang scholarship ng document ay nasa age na to, yung Dead Sea Scrolls ibinalik ng 1,000 years. Ganon ka-reliable. At sa Dead Sea Scrolls, ang tawag doon ay sinabing sons of God. Not the sons of Israel, but the sons of God. At totoo naman yon na kasi yung Dead Sea Scrolls, para sa mga scholars kasi, yun ay ang... Kasi meron na ngayong mga translations, although walang 100% na perfect na English translations, pero merong mga translations na mas malapit sa original text, tapos mas na-improve simula nung na-discover ng mga dalubhasa yung Dead Sea Scrolls para makorrect yung ibang mga problema doon na nakabase sa Masoretic text. Ngayon, yung ginamit niyang ano, yung translation na Names of God Bible, hindi po yun nakabatay sa Dead Sea Scrolls. Yun nga eh, parang doon sa mga nakakaintindi talaga, confused si Pastor Ed Lapis sa kanyang presentation. Kasi nga sinabi niya, reliable yung Dead Sea Scrolls. Pero yung parang ginamit niya na para mag-represent ng kanyang reliable na presentation, yung Names of God Bible na translation ay nakabase sa Masoretic text. Pag binasa natin ang NIV, just an ordinary English translation, when the Most High, tandaan nyo yung Most High, gave the nations their inheritance, when He divided all mankind, He set up boundaries for the peoples according to the number of the sons of Israel. Tandaan nyo rin yung sons of Israel. For the Lord's portion is His people, Jacob, His allotted inheritance. English eh. You would think that the Most High is also the Lord sa baba. Basahin natin siya sa Names of God Bible, where the names are rendered in Hebrew. When Elyon gave the nations their land, when He divided the descendants of Adam, He set up borders for the tribes corresponding to the numbers of the sons of Israel. Now, bantayan niyo yung sons of Israel kasi mamaya mag-iiba-iba yung text na yan. But Yahweh's people were His property. Jacob, meaning Israel, was His own possession. Dalawang pangalan na magkaiba ngayon ng Hebrew ang binabasa natin. Ngayon, meron kasing ano dyan eh. Meron kasing textual variance between Dead Sea Scrolls, Masoretic text, at saka Septuagint pagdating doon sa Deuteronomy chapter 32 verse 8. Ayun, so, yun pala mga kapatid, no? Ang napakalaro pala na nilatag dito ni Pastor Ed Lapis ay yun ay dahil sa kanyang confusion. Na-confuse lang pala siya tungkol sa reliabilities, no, ng mga informations and documents na kanya pong tinitipon. Even though na tama naman yung kanyang sinabi daw, no, doon sa Dead Sea Scrolls, but then it has a contradictions or conflicts, no,
sa information po na kanyang ginagamit. Patuloy po natin si Brother Dwayne. So now, tingnan na, kung titingnan natin ang hindi naman yung version na ginamit niya na Names of God Bible, interpretation na lang or opinion na lang ni Pastor Ed Lopez yung sinasabi niya na magkaiba yung Elyon at saka yung Yahweh. Ayan, so so ang klaro pala dito mga kapatid at mga kaibigan ay ang mali pala dito ay ang yung interpretation lamang ni Pastor Ed Lopez, no? Patungkol sa sinabi niya magkaiba daw yung Elyon at saka yung Yahweh, iba daw yun. So yun ay own opinion naman pala yun ni Pastor Ed Lopez. It is not rely, no, mga kapatid, sa katotohanan talaga, no. I would like to thank Jim Dadison again for sending 100 star for our Facebook page, no. Dito sa ating katotohanan ito pag-usapan ng Facebook page, no. Salamat, no. Walang sawang nagsusuporta sa atin ng ating kapatid Jim Dadison. So as we continue mga kapatid, pakinggan natin si Brother Dwayne. Mm-hmm. Kung titingnan natin, no, ang basahin ko muna yung ano, no, basahin ko muna yung Hebrew text talaga kasi sinasabi niya yung isa sa presentation niya kasi ini-invite niya tayo na balikan yung original text kasi di ba minention niya nga doon ang NIV, parang pinapalabas niya na yung NIV eh hindi reliable na English translation. Mm-hmm. Pero para sa akin kasi isa yan sa mga Protestant translations na para sa akin maganda din, no. Pero isa sa ano doon sa invitation niya is balikan natin yung original text, which is para sa akin totoo naman talaga na balikan talaga natin yung original text kasi wala ngang 100% na perfect na English translation. Kaya ang sabi dito sa ito Introduction to Biblical Interpretation, isang aklat na isinulat ng mga kilalang translators at saka biblical scholars, mga Protestant biblical scholars po ang author nito. Dito po sa page 349, bago po ako magsimula ng ibang mga ano, para ipaliwanag po yung mga problema doon sa kanyang presentation, sabi dito, therefore, reliable biblical interpretation requires careful evaluation of the grammatical nuances of the original language texts of the Hebrew and Aramaic Old Testament and the Greek New Testament. Ideally, every interpreter should know these biblical languages. Many grammatical features are apparent only in the original languages. Even the best of translations do not and probably should not bring them out. People who do not know Hebrew or Greek must always remember that they work at a disadvantage. Mm-hmm. So, pinapatunayan ng aklat na ito na doon sa interpretation, malaking tulong na balikan or gamitin yung paggamit ng biblical languages, yung sa Old Testament Hebrew and Aramaic, sa New Testament ay Greek. Mm-hmm. No? Maganda itong kasi ini-invite niya tayo ni nitong pastor na ito na balikan yung original text. Para sa akin tama 'yon, no. Ang problema nga lang yung ginamit niyang translation kakontra doon sa sinasabi niya na reliable ang Dead Sea Scrolls, pero yung ginamit niyang translation na Names of God Bible nakabatay sa Masoretic text. Para po sa impormasyon ng lahat, yung ito po meron po akong dala ditong Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ito po ay diplomatic edition. Meron pong critical edition na ilalabas yung Society of Biblical Literature na Hebrew Critical Edition. Bagamat diplomatic edition po ito, meron po itong critical apparatus. Pag meron kayo nitong kopya, pag sinabing critical apparatus, parang may mga meron siyang footnote sa ilalim na kapag may problema ang text ng Masoretic text, merong mga comments dito sa ilalim kung ano yung makikita sa ibang manuscripts katulad ng Septuagint, katulad ng Dead Sea Scrolls. So
hindi pa rin 'yon ang Hebrew Bible na binasa niya kanina kasi English translation 'yon. So babasahin po natin dito yung Deuteronomy chapter 32 verse 8. At babasahin ko na rin po ang Deuteronomy chapter 32 verse 9. Ito po sa wikang Hebreo, babasahin ko po ah. Bihanhel elyon guyim vihaprido bini Adam yatseb gibulot amem limespar bini Yisrael. Sa verse 9 po, kehelek Adonai amo Yaakob hebel nahalato. So dito po sa verse 8, yung debatable na yung sinasabi niya na nag-iba po, ang nakasulat po sa Masoretic text is Bini Yisrael. Yung Bini po na Hebrew word ay ibig sabihin sons of or children of. So ang nakasulat niya dito is sons of Israel or children of Israel, no? Pero doon sa ano, sa meron pong textual variance ito eh. Doon po sa Dead Sea Scrolls, bagamat wala po ako ditong manuscript kasi wala nang time na makita ko doon sa ano, sa meron kasing mga manuscript ang Qumran Scroll doon sa kanilang website. So wala akong time sa sobrang busy ko dito, pero meron dito akong dalang English translation ng Dead Sea Scrolls, medyo sira-sira na nga ito eh. Ito po. Ito po. Ito po ay isinalin ni Dr. Eugene Ulrich, isang Catholic Biblical Scholar, at saka yung estudyante niya na si Peter Flint, isang Protestant Biblical Scholar. At ang nakasulat po dito, kung titingnan po natin, sa ano yan? Nakasulat sa Deuteronomy chapter 32 verse 8 po. Uh-huh. When the Most High gave to the nations their inheritance, when He separated humankind, He set the bounds of the peoples according to the number of the children of God. So children of God ang nakalagay dito, which is ang Hebrew po na counterpart yan ay Bini Elohim. Yung Elohim po, tumutukoy yon sa tunay na Diyos. Sometimes tumutukoy din sa ibang yung hindi tunay na Diyos, depende sa context. No, pero dito, ang tinutukoy dito na God ay tunay na Diyos. Ngayon, doon naman sa ano, sa Septuagint, nabasa ko kasi doon, is ang nakasulat doon ay Angelon Theo. No, yung Angelon ay genitive plural yon ng Greek word na Angelos, meaning messenger or angel. At para sa mga, kaya nga po ito po ah, ang New American Bible Revised Edition, pamilyar po tayo dito, isa po to sa mga translations ng ating simbahan, bagamat ang simbahan natin ay nakapagsalin ng iba't ibang translations. Pero halos lahat ng mga biblical scholars, pag tinanong mo sila ano yung pinaka recommended nila or highly recommended nila na mga translations na mas malapit sa original text, ang isa sa mga definitely isa sa mga i-recommend nila itong New American Bible Revised Edition. Bakit po? Kasi dito sa ano, sa unahan, makikita natin ang translated from the original languages with critical use of all the ancient sources. So sa New Testament sa Old Testament nito ginamitan ito ng Dead Sea Scrolls. Ito po yung sabi ko kanina na isa sa mga translations na nung na-discover na ang Dead Sea Scrolls, ito po ang isa sa mga ginamit dito ay Dead Sea Scrolls, Old Testament. Dito po sa ano, sa Deuteronomy chapter 32 verse 8, ang nakalagay po dito ay divine beings ang nakasulat. So sa iba, sons of God, dito divine beings. Pero sa footnote po nito, nilagyan po nila ng footnote ng mga scholars na ang divine beings, ito ay nangangahulugan na sons of God. At para sa mga scholars, sa ating side, sa Catholic, ito ay tumutukoy sa mga anghel. Parang may nakita yata ako na comment doon sa video ni Ed Lopez na ang, I don't know kung sino nagbigay ng comment doon na
parang ang pinapalabas ni Ed Lapis na maraming Diyos, parang ganun, no? Oh, yes, exactly. Hindi lang ako sure, pero yun ang nakalagay doon sa, na ano ko eh. Sa video niya, sa video niya. Panood yung buong video niya, but of course, sapat na yun siguro na kailangan talagang bigyan ng comment. Ngayon, ang masasabi ko dito, yung sa pinakatanong na kung si Elion at saka si Yahweh ay magkaiba o ibang Diyos para sa kanya yon. Yun ay personal lang niya na opinion. Mm-hmm. Kung titingnan po natin ang una sa scripture, paano natin masasabi na si yung tinatawag nating Yahweh, yung Yod-Heh-Vav-Heh sa Hebrew, or isinalin ng or tinatawag ng mga scholars na Adonai. Kaya nga yung kasi Brother Marco, yung mga English translations natin ngayon nung isinalin sa English yung tetragrammaton or yung Yod-Heh-Vav-Heh. Mhm. Merong mga translations na isinalin ito bilang Jehovah. Oo. Oo. Tapos meron namang mga English translations na isinalin ito bilang Yahweh. Pero mayroong mga English translations na isinalin ito bilang Lord, yung all capital na L-O-R-D. Mm-hmm. Oo. Yun ay kasi nga sa Hebrew, para sa mga scholars, pag nadaanan nila yung text na Yod-Heh-Vav-Heh, instead na basahin ito ganitin sa ibang salita, ito ay binabasa nila bilang Adonai. Bilang Adonai. Yung mga ano kasi, yung mga Jehovah's Witnesses, akala nila, nung nilagyan ito ng vowels, akala lang na pwede na itong basahing Jehovah. Pero ito pala, nilagyan ng vowels ng mga Masoretes para ito ay para mag-remind sa mga tao na ito ay dapat basahing Adonai. Kaya nga merong sa Dead Sea Scrolls, merong part na ito'y instead na Yod-Heh-Vav-Heh ang mababasa mo, nilagyan nila ito ng apat na tuldok na ang tawag dito ay tetrapangta. Kasi para ma iwasan na kasi napakasagrado kasi ng pangalan ito, no? Ngayon, doon sa ano, sa makikita po natin na itong Elyon na tinutukoy sa Bible at ang pangalan ng Diyos na Yod-Heh-Vav-Heh o ang tunay na Diyos ay hindi po magkaiba kundi isa lamang. At ito po, no? Siguro meron kayong mga Tagalog translations diyan, 'di ba? Pabumasa ko siguro kay siguro Brother Dwayne, yung binanggit mo yung Tagalog, may dala ako dito yung ang Bible Pinoy version. Ngayon, babasahin po natin lang, yung Dwayne, Genesis muna. Babasahin muna yung Genesis chapter 14 verse 18. Brother Dwayne, bago natin ipagpatuloy yung ating pagbabasa, lalo na dito sa Tagalog, bibigyan dan lang muna natin yung pagpapakilala ng ating himpilan. Babalikan ka namin agad. Pinaliwanag ni Brother Dwayne, nung ginamit ni Pastor Ed Lapis yung kanyang paniniwala na iba si Elyon kay Yahweh, at sinasabi niyang balikan natin yung mga old scriptures, yung mga tinatawag nating old scriptures, pinaliwanag ni Brother Dwayne na yung ginamit niyang translation, yung Deuteronomy chapter 32 verse 8 ay nakabatay sa Masoretic text. Mm-hmm. Samantalang ang ini-endorse niyang balikan ay yung tinatawag na Dead Sea Scroll na tinatawag naman nating Qumran manuscript. So ibig sabihin, iba yung kanyang binabasa, iba yung sinasabi niya balikan natin. So contradicted. Pangalawa, hindi niya ma-establish dahil yung sinasabi niyang research, ang totoo, questionable sa akin 'yan. Wala siyang ma-produce kung saan niya kinuha yung sinasabi niyang older documents. Kasi Brother Dwayne, nasa kabilang side po natin, through Zoom, May binasa si Pastor Ed Lapis eh. Sabi niya galing daw sa older documents. Ang kanyang pagkakabasa ganito: when the Most High gave to the nations their inheritance, when He separated humanity, He fixed the boundaries of the peoples according to the number of divine beings.
Sa NIV, ang binanggit na salita doon, according to the number of the sons of Israel. At sinabi mo rin kanina, Brother Dwayne, na sa ibang saling, yung Vini Elohim, sons of Israel, or sons or children of God. So, ang tanong natin, may idea ka ba, Brother Dwayne, bilang eksperto sa sacred scripture, saang salin nakuha ni Pastor Ed Lapis yung translation na yung to the number of the sons of Israel ay naging to the number of divine beings? Meron bang ganun translation, Brother Dwayne? Actually, yung sinabi niya, questionable yun, yung line na naging, meron lang kasing yung mga pagsasalin kasi depende kasi yun sa manuscript na pinagbatayan nila. Sabi ko nga kanina, halimbawa yung binasa niyang Names of God Bible, yun ay nakabatay sa Masoretic text kasi nakalagay doon ay Children of Israel or Sons of Israel. Ang nakalagay sa Masoretic text is Bene Yisrael, no? Mm-hmm. Bene Yisrael. Pero yung sa Dead Sea Scrolls, Sons of God, Bene Elohim. Tapos yung sa New American Bible Revised Edition na ibinatay sa iba't ibang manuscript, scripts ng Old Testament manuscript, kagaya ng Dead Sea Scrolls, Septuagint, Masoretic Text, Samaritan Pentateuch. Tapos sa New Testament naman, ginamitan namang critical edition ng Greek. Dito po ay nakalagay ay divine beings. Pero sa footnote nito, ang nakalagay ay yung divine beings ay tumutukoy din sa sons of God, na para sa mga scholars, ito ay tumutukoy sa mga anghel. At hindi ito tumutukoy doon sa sinasabi doon sa comment sa video niya na maraming Diyos. Oh, maraming Diyos. Maraming Diyos nga. Ngayon, tatapusin ko, Brother Marco, yung kanina na naputo lang na yung sinasabi niya na magkaiba si Yahweh Eliud saka yung si Yahweh. Gusto ko muna, pabasa ko muna kay Brother Albert siguro yung Genesis chapter 14 verse 18 po. Oh, basahin mo, Brother Albert, Genesis 14, 18. Genesis chapter 14 verse 18. Ito ba kahit anong salin pwedeng basahin? Oh, kahit Tagalog po, kahit Tagalog or English na... Chapter 14, verse 18. Verse 18. Okay. Ito na. Nandiyan ba sa'yo? O ito, mayroon ako ditong Bible. Ayan. Verse 18. Dinalhan naman siya ng tinapay at alak ni Melchizedek na hari ng Salem. Priest din siya ng pinakamataas na Diyos. Teka, tama ba yung binasa natin? Chapter ano yan? 14. Chapter 14. Verse 18. Tama ba yun, Brother Dwayne? Yes po. Tama po yung bayat. Diba, dyan mo makikita na si Melchizedek, diba, siya ay pare sinasabing katas-taas ang Diyos. At ang Diyos na yan, diba yan ang tunay na Diyos, diba? Oo. At naalala natin yung sa Hebreo 7:17, 'di ba? Sino po yung tinutukoy sa bago ko po basahin sa Hebreo Bible yung Genesis 14:18. Familiar siguro tayo doon sa Hebreo 7:17, 'di ba? Yung Melchizedek din. Si Melchizedek. Yes, yes. Oo. Yung sino pong tinutukoy doon sa Hebreo 7:17? Ang pagkakabasa natin diyan sinasabing maging priest ka magpakailanman kagaya ng pagiging priest ni Melchizedek. 7:17. Oo, Hebreo 7:17. Oo. So yun ang pagkakabanggit dito sa Bible na ginamit natin. Ang Bible Pinoy version. So ibig sabihin, diyan pa lang malalaman mo na kung sinong Diyos na tinutukoy diyan, 'di ba? Yan yung tunay na Diyos, nag-iisang tunay na Diyos. Ayun. Basahin ko sa Hebrew Bible ulit yung Genesis chapter 14 verse 18. O Melchizedek, Melech Shalem Hotse Lehem Vayayen Behohohen Leel Elyon. Ayan. So sino yung Diyos na pinaglilingkuran or pare, kung saan pare si ano, si Melchizedek. Si Elyon. At yun din, kung titingnan po natin dito, ha, dito po sa
The Complete Word Study Dictionary, Old Testament, for a deeper understanding of the word. Dito po sa page 837. Tingnan po natin dito anong ibig sabihin or ang definition na binigay ng mga scholars. The Hebrew word na Elyon. Ito po ha. A masculine noun meaning most high, the highest. The word serves as an epithet, at alam po natin kung anong ibig sabihin ng epithet, for God, and is used 31 times in the Old Testament. The most celebrated use of this word is in Genesis chapter 14 verses 18 to 20. So binasa po natin yung Genesis chapter 14 verse 18. Mm-hmm. Melchizedek was priest of God Most High, El Elyon. So the term in context defines the God whom he served. Ayan. So ibig sabihin dito pa lang, maliwanag na yung Elyon at saka yung Yod-Heh-Vav-Heh, yung tunay na Diyos, ay hindi po magkaiba. Mm-hmm. Ito ay tumutukoy sa iisang Diyos lamang. Malipan po sa binasa nating dictionary yung ito, dito po sa isang aklat na isinulat din ng iginagalang na Protestant Biblical Scholar, si Dr. Bruce Woltke. Si Dr. Bruce Woltke po ay isang scholar na, tunay na scholar ha, mm-hmm. at maging yung mga Catholic Biblical Scholars natin na one time, ito po ay nabanggit din sa akin ni Dr. Eugene Ulrich na si Dr. Bruce Woltke ay isa pong reliable na biblical scholar pagdating po sa Hebrew or sa ibang sa ancient manuscripts. Sabi po dito sa page 536. Sabi niya dito, whereas the Egyptians, though their land belong to Pharaoh, to whom they paid a 20% royal tax, the biblical writers regard I am, yung pong, kung naalala po natin yung sa Exodus chapter 3 verse 14, yung nagpakilala kay Moises. Yung sa Hebrew ay Ehyeh Asher Ehyeh, na isinalin ng mga translators bilang I am that I am. Mm-hmm. Oo, yun pong I am dito na tinutukoy niya. First, ito po, para po sa informasyon ng lahat, ito po ay first person singular imperfective form ng Hebrew word na haya, means to be. So ito'y tumutukoy sa tunay na Diyos. Sabi dito, patuloy ko po, ipagpatuloy ko po yung statement na sinasabi dito ng scholar. I am as the ultimate owner of the earth, worthy of tribute from his creatures and free to distribute it to whom he will. At ginamit dito ang Deuteronomy chapter 32 verses 8 to 9. Kasi doon, siguro kung napansin mo ito, Brother Marco, doon sa video na kung saan nagsasalita si Pastor Ed Lapis, yes. Sinabi niya doon na yung Israelites lang daw ang bilong kay Yahweh. Oo, oo nga. Basta ang mahalaga, malinaw dito, ang Israelites ang naging kay Yahweh. Hindi ang lahat. Hindi ang buong mundo. Oh, pero dito, sinasabi ng biblical scholar na si Dr. Bruce Woltke, sabi dito ha, I am as the ultimate owner of the earth. Contrary doon sa sinasabi ni Pastor Ed Lapis. Pastor. Ayan. Siyempre, speaking of contrary, Brother Dwayne, pag-aaralan din natin, titimbangin natin yung credibility and credentials ng dalawang nagsasalita. Mm-hmm. Between Pastor Ed Lapis at itong reference natin na talagang sertipikadong Bible mm-hmm. scholar, di ba? Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. So, yun po, no, mga kapatid, no, ang napakagandang paglalatag po no, ni Brother Dwayne Carto ano sa kanya pong napakagandang paliwanag doon sa stand ni Pastor Ed Lapis, no, grabe. Confusion lang po pala, mga kapatid, ang nangyari dahil hindi naman nagkatugma ang kanyang
sinasabi sa kanyang mga referensya, no? Medyo mas malalim talaga. Maganda lang doon, sabi ni Brother Dwayne kanina, na tama yung sabihin na balikan natin yung original text. Kaya nga, it's a very advantageous po para sa atin mga kapatid at mga kaibigan if we dig deeper our faith, no? Especially in learning the Bible through learning also the original text of the Old and New Testament natin pong ginagamit. So yun pong pinaka malaking advantage po sa atin dyan mga kapatid kung tayo po ay talagang masugid, no, na nag-aaral ng ating pananampalataya. And thank you so much, no, doon sa pag-invite din ni Brother Marco Evangelista sa Veritas, no, Radyo Veritas, no, sa kay Brother Dwayne, in which kung nakikita po natin sa social media, no, kahit ako po ay napapahanga din ako the way po na nangangaral itong si Ed Lapis, no. Pero kung titingnan at susuriin talaga natin, no, mga kapatid at mga kaibigan na kanyang itinuturo, ay meron tayong makikita talaga ng mga diferensya po doon, no. Mabuti na lang, no, ay at dahil meron tayong mga karakteristika tulad ng mga taga-Berea na hindi lang po tayo nagiging willing-willing sa pakikinig bagkus atin pong sinasaliksik ang katotohanan, no. Thank you so much, no, for clarification. Sabi kasi sa issue, no, na yung Elion daw, ay si Elion daw at si Yahweh ay magkaiba, but then mga kapatid ay this clearly that been stated and prove that Elion and Yahweh are the same, no. Binigyan na po ng paliwanag. So hope mga kapatid na hindi na po tayo ma-confuse, no. If we always experience sa confusion po mga kaibigan at mga kapatid, ay pwede po tayong magtanong sa mga eksperto, sa mga nakakaalam. Meron tayong mga pare din po na mga may specialty po sa scripture. If wala po tayong kilala, so mga kilala po natin na alam natin na talagang nakakaalam, no, sa scripture. Huwag po tayong basta-basta na lang pupunta sa mga hindi naman po legit, ha.